talaga na problema for them kasi they really were able to pull it off. Tapos nadala tayo dun sa 34-minute game na yun. This time, feel ko, medyo magmamatter na talaga kung ano nga ba ang magiging direction ng draft. Kasi as we're seeing right now, talagang ang AP Bren, todo ano na naman kay Spider-Mice. Fun trip na. Nainis na dun sa Rafaela eh. Sabi ng coaching staff, tingin niya. Kasi yung mga nakaraan labang kasi, tinatanggal yung Rafaela. So sabi ni Coach Ducky, testingin nga natin, bigyan nga natin yung Rafa. Kumbaga, ganito yung ginawa nung Blacklist International laban sa Minana Ibos. It did prove successful. Still, nakita natin yung ano, nakita natin yung fighting prowess ng Minana Ibos sa series na yon. But this is a good start for AP Brent. They are seriously looking into the Spider-Man Hero Pool kasi kakapakita lang ng Minana Ibos ng game number one. Willing sila at sobrang decisive nila na kunin yung hero ni Miles first three. Yeah, inalis na talaga. Even Minotaur ay hindi na paliligtasin dito ng AP Bren ngayon. Open ang Arlott na specialty din ni Ogwin at ni Flap. So pwedeng ito ang unahin or pwedeng... CC's open. Parang ang laki nga na naging tanong or difference nung hindi na talaga pin-prioritize ng Minana yung Arlott. Eh, no? Yung Teresa kanina, parang hindi man siya super naging madali i-execute or i-pull off nung early stages, naging ganun man yung KDA niya. Parang impactful nung additional source of crowd control or setup na yun kontra dun sa AP Bren kanina. Ano, may one time na siya mismo yung kumansel nung Blazing Do It. Dalawa sila nung Martis, nagsabay sila ng talon. So there is really a layer of spells na pwedeng i-combine ng Minana Ibos nung game number one. It did give an impact ng early game, especially nung mga umabot tayo sa point na nag-ahabol na yung mga tao kasi talagang may impact talaga yung pagka na mga zone. This time around, Minana Ibos, lumusot yung itlog! Digi! Alam natin, para may gigil eh, may samaan ng loob si Ducky tsaka yung Digi. Ito na yun. Oh my, ano to? Actually, direct counter kagad kay Owen to, yung mga setup heroes. Tsaka parang kanina, hindi naman natin masyadong aasahan na dahil bukas ang Digi ay ipaprioritize na sila in this current meta. Mm. Pero this is Minana Ibos we're talking about pala. Mm-hmm. Hindi sila yung masyadong i-expect natin na aayon doon kasi yung pagkakakilanlan, yung identity talaga nila, yung ganito. Ikaw na rin yung nag-wow sa sarili. Nagulat ako doon. Pagkakakilanlan. I would say Claude still for AP Bren and maybe Barats, Baksha, the Fredrin Classic. Ayan na, the million dollar shotgun. Lalabas na para kay Super Marco. Same with this Arlott na hindi pa natin alam ngayon kung saan mapipwesto ito. I think may malaki yung chance na i-room to ni Ogwin. Kasi ang laki ng setup nila with the Beatrix and the Novaria. Again, these two heroes, they just snipe heroes from a mile away. Mm-hmm. Tatamaan dito either yung Lilia or yung Digi or even yung gold laner nilalabas dito na Minana Ibos. But now, they picked up the jungler on the side of Minana Ibos. Uh-huh. They're already safe with the Akai pick. Pwede nilang tanggalin dito yung mga Barats, Baksha, Fredrin. They only get two bans though. Interesting. They removed the Kaja. Okay, tanggalin mo yung mga suppress para walang counter kay Digi. So they're still looking at the Arlott na pwedeng i-flex talaga na XP. Full respect lang from Minana Ibos. And AP Bren, just get the matchup for the gold lane that works for Super Marco. Yeah, inaalis na talaga nila ng mga gold lane dito. Ikaw ba, Bri, ano ba ang mga nakikita mong pwede pang kunin ni Doming if ever dito? Nagugulat nga ako na to this point, open pa rin naman yung carry, actually. So, to think na yung kahit sinong marksman naman ang iabot mo sa kanya this time, considering na may Digi siya na magiging kaagapay, no? Yeah, parang tama. Medyo magiging masaya naman siya pagdating sa laning at against a Beatrix pa. So, talaga may magiging pokes lalo sa kanya. Medyo may pahira para dito kay Super Marco. And hindi naman sobrang, or parang kanina naman din, hinahayaan lang ng AP Bren na makalusot yung carry. So, ewan ko lang kung this time may magiging ano na talaga siya. Like, i-consider na nilang i-take out. Uh-huh. Kasi parang kanina ang laki problema talaga. I think yung carry or yung Brody, if ever you're thinking about that. Kasi yung carry, yes, it is late game. Pero may Novaria, Beatrix kasi sa side ng AP Bren. Kumbaga may snipe. Novatrix? May snipe threat lagi. Ayun. Yung Brody kasi kailangan din nila isipin for the winning matchup. Uh-huh. Kasi mabigyan na ng konting assistance yung Brody na to, he will just dominate over the gold lane. And AP Bren would have to like play from play for recovery. Yeah. So there you go, they banned the Brody. Alive. It does open up a lot of options here. I think
kung gusto mo ng medyo off meta pick, nandiyan yung Clint. Oh. Ay, oo, Clint. Nakita na rin tayo nung week 1. Nakalimutan ko lang ko ng team ang gumamit noon. Pero magigets mo eh, kasi burst din at saka sasabay din sa early ang isang Clint. And ang mahirap doon, kapag ka late game na hindi mo na napapansin yung mga grenade bombardment noon. Diba? So, ngayon, second phase na ng ating picks. First dito ang Binana Eagles. Ooh. Wow, topakits! Nice, I like this. They don't know the XP matchup. It can either be the Arlott or also the CC, but Paquito is a good hero for both. Yeah. Kahit anong ilagay ng EP brand dito sa XP. Unless talagang counter nila itong Paquito, pero what's left in the pool? X-Borg, wala rin naman. The thing is, like, there's not really a good counter against Paquito in this current patch. Kumbaga parang, ang gagawin lang ng Paquito, okay, sige, masakit ka sa lane, nakain nating pirot ka, kakatan lang kita ng waves, Gucci. Oo, mataas din kasi nang ibinigay na, sabihin natin na buff para sa early game, no, sa isang Paquito. Brig, ano ba ang nakikita mong pwedeng i-match up against this Paquito? Yung expert nga na nabanggit kanina, medyo mahirap considering na Paquito na kayo magiging... Ewan ko lang kung makikakita tayo or panindigan na kanila this time yung mga... Ay! Hindi! Oh! Insta-pick! Oh! Ay! Wow! Layla pick! Okay. We were talking about the Clint because of the range factor. Oh, no. Sabi ng Minana Evos, ba't di natin doblehin yung range? Blitz drop, men! Teka lang. Layla pick! Eh, grabe yung mukha ni Doming. Finally! Grabe yung mukha ni Doming. Sabi niya, it's time! Parang finally, masaya! Finally! In 13 seasons ng MPL, na-pick na rin ang Layla na to. Guys! Kumpleto na! Kumpleto na! Kumpleto na lahat ng hero sa MLBB after ay nakuha na. Siyempre, bukod dun sa bagong hero na si Chip. After 13 seasons, finally, guys! Finally! Layla pick, ladies and gentlemen! Who would have thought na si Doming pa maglalabas nito? Celebrate natin tong araw na to, longest game of season 13 and the completion ng hero pool ng MLBB. Grabe, sobrang historic ng laban ng Minana Evos at AP Bren, pero history ang itatatak nila sa pagpasok ng game number 2. Oh. Ano nga ba ang mga i-expect natin at sino makakalamang sa early game? I'd say gold lane matchup, usually lumalamang ang Layla against most of the gold laners in the current patch right now. Pero in terms of mid game, kailangan pa rin isipin ng ano, kailangan pa rin isipin ng Minana Evos dito yung existence ng damage on the side of AP Brent. Kasi kahit sabihin mong may pang-protect ka nung Turtle with the heavy spin, yung snipe na laging pinipair up with the retribution, nakakatakot pa rin yan. Also, just snowballing overall is just so much scarier on the side of AP Brent. Yeah. Isipin mo pa, kung ikaw ay si Doming ngayon, meron mang Ligi, grabe naman yung present. Oh, yun lang. Teka lang! Wow, first blood! Talagang agresibo si Lancy dito, ha? Na-carry over yata yung ano, yung gigil nung game number 1 na parang ngayon pa lang gusto na niyang hanapin si Kapitan. Oh, malaking ano yun, ha? Malaking question mark yun for AP Brand. Usually, you pick up the Novaria to counter the Lilia in terms of matchup. Pero to get the first blood, actually, binali na ng Minana Evos yung first blood ratio ng AP Brand. Ayaw nga, no? This is the first time na hindi makakuha ng AP Brand yung first blood na yun. Actually, kung titingnan mo, parang ang ginagawa lang naman talaga ng Novaria, clear wave, tapos pupunta sa gold lane, guguluhin yung gold lane, lalo na sobrang open ng gold lane na to dahil Layla, alam natin na kung mobility pag-uusapan, may kakulangan to. I think ang nangyari doon is naharangan yung Star Shutter, so if you had to step up para makuha niya yung XP, but then Lance, he hit so many glooms, kaya naman napatay niya si Fudon, and nag-level 2 rin kasi. Okay, Appraiser's Rat from Kyle TZ. Ngayon, Lancy, magpapa-level 4 lamang siya. Actually, kung titignan ko, hindi aabot ng level 4 itong si Pew eh. Yeah. So, may kalamangan talaga habang doon sa may taas. Okay, hinahanap ngayon si Kirk. Na medyo kanina ay nagiging maganda ang kanyang lading kontra dito kay Flap. Pero grabe na ang naging pag-antabay doon. Ayoy, medyo makakauna sila pagdating sa Turtle. Pero parang hindi na rin naman ito masyadong i-consider pa ng Minana. Looking at the gold lane pa lang and considering nasaan si Kazen right now. Yeah, hindi na ata nila i-contest ito. Kung gugustuhin man nila ay hindi pa rin aabot itong si Kazen. Ngayon, magde-decision na lang siya na unahin itong orange buff. Pero kasi nandyan si Flap eh. Yeah, honestly, I think maganda yung decision dito ni Kazen na mag-farm na lang. Patasin niya kanyang gold yung XP. Gandang pin mula kay Kazen.
Ako si Spider-Miles ngayon ang mabibigyan doon sa baba. Tapos dito naman sa itaas, tignan natin dahil si Pew ang nakakuha ng orange buff. Pero si Kyle TZ ay naging kapalit this time. So kahit pa paano, na-deny pa rin naman ang AP Brain pero nawala yung jungler nila. Oh no. Eh, babalikan ko lang yung sinasabi ni Wolf kahapon na level dependent itong isang Akai. So ngayong nauubusan siya ng resources, mas mahirap ito para sa Minana Evil. Pero maganda naman na na-shotdown or napatay nila itong si Kyle TZ, habang si Ogre naman ay bababa rin sa almost 30% yung kanyang health. De-decision na mag-TP out. Pero hindi pa pala tapos yung bakbakan dito sa top. I mean, as much as naubusan si KZ ng resources, he's still a level up over this Fred. And even considering na may Turtle na nakuha yung AP Brent, nakuha nga din kasi ata ng green dito si Kyle TZ. Maybe not just green. Mga dalawa, tatlo. Ang laki kasi ng XP disparity. Level 6. I think heading towards level 7 na si Kizen on the Sakai. Oo nga, no? Ang laki na. Nagulat din ako sa ating aking nakita, no? Pero Minana Evos, binabagalan lang nila itong laro na ito. Kasi, again, kailangan mong i-hold yan, eh. May Layla ka na ang power spike ay pagdating pa sa mid to late game. So, hindi natin kayang i-rush ng mabilisan. Pwede yan, pa-pachi-pachi lang dun sa likod itong Layla. Pero kasi yung threat ni Super Marco against him ay talagang kailangang tingnan. Pero makukuha din naman ni Kaysen yung purple buff niya. Both threat 3 being used. Abot naman sila pareha sa turtle. Parang think it's gonna be a big issue. Pero gold lane. Uy, ang kate ng ulti. Kate ng ulti ni Doming. Naramdaman ni Ogwen. Grabe, parang 35% to 40% yung bawas nun. Pero ito yung turtle na pwedeng pag-agawan ng AP Brain at Minana Evos. 400 lang naman ang kalamangan ng Minana. Pero gantong-ganto yung nangyari ng game number 1. Hawak nila yung lead sa first 5 minutes ng game. Pero pagpasok ng 6-minute mark onwards, nabawi ng AP Brain. Pero may pagbawi at ang gagawin, ha? Nilalaban ni Flap ito. Dalawa ang kanyang nakahanap kanina. Pero siya naman ang may ipit this time at mabibigyan nila Lancy. Pero all the while nangyayari yun, mukhang ang sabi ng AP Brain, ang turtle mapupunta naman sa atin. Yeah. In terms of objective, nananalo yung AP Brain. But I do like yung nagiging response dito ng Minana Evos. Instead of going for the 50-50 plays, sabi nila, i-guarantee na lang natin yung mga plays natin. Kung pwede natin i-punish yung lapu-lapu, let's go for the kills. Para AP Brain, again, once you give them this kind of momentum in their early to mid game, they're not gonna stop. Talagang tuloy-tuloy yung pressure. Nakikita natin si Owen nag half map. Even! Wow! Solo killing Lancy. Wow, dalawang napatay ni Owen dito. Lancy, Spider-Miles. Ibang klase si Owen. Killer tank. Iba yung dalad niyang ano ngayon, hindi basta-basta well done. Baka talagang napaka-agresibo ngayon na Arlott on the roam. At nakikita natin ngayon kung paano na natetake control paunti-unti ng AP Brain yung early game dito sa ating laban na hindi mo masyadong i-expect considering na yung Diggy plus Marksman matchup ay nasa kamay ng Minana Evos. Pero this time sila yung medyo namamahay sa jungle at nakakakuha ng mga tuloy ng Minana. Grabe naman! Naagaw pa ni... Yun yung sinasabi natin kanina, yung snipe combo. Oh no. Familiar, ikaw Midnight, familiar na Pilmina ka dyan. Lagi natin ginagawa sa Adyen eh. Oh, diba? So, napakasarap niya sa feeling. Burits, ready ba? Ready ba? Ready. 1, 2, 3, okay, sige. Ganun na nangyayari. At yun yung ginagawa ng AP Brand ngayon against Minana Evos. Oy, by the way, available na rin yung BOD or Blade of Despair para dito kay Super Marco. Bagsak na rin yung Torre niya dun sa may top. Kahit pa paano, may trade pa rin na ginawa ang Minana dun. Yeah, tulad na sabi mo kanina, medyo na ma-master ng Minana Evos yung concept ng trading. Like, AP Brent, they are forcing a lot of objectives against them, pero lagi namang may workaround against that. Laging may part ng mapa na kung saan may makukuha ka, whether it's farm, tower, or yung mga camps ng mga junglers. Minana Evos seems to always find these trades against AP Brent. But now, they are sort of like positioned on the bottom lane. AP Brent hawak nila yung kalahating top, kalahating part ng mapa natin dito sa may top side. Which is, fortunately for them, nandito yung turtles. Yeah, yeah. Ibibigay nata nila to. Kirk ay nakasilip lang. Andun yung kanyang mga sapak. Pero parang maipit ata siya. Si Kaysen din ay hindi pa nila alam kung nasaan. Pero medyo napupoke na ngayon si Kirk. Flap TZ rin, nagpaparamdam doon. Nagkabisyonan ng asin ng lahat. Kaysen nga lang may iwan yata rito. Pero makakatumbin naman papala yung aso binalik. Binalik! Dinala pabalik doon ng final slash ni Ogwen. So mukhang sabi ng Minana ay hindi na muna natin ilalaban ulit. Irarush na doon ng AP Brain. Pero sa mga gantong klaseng tagpo, Midnight, paano ba makuklose ng Minana yung gap na nabubuo na ngayon ng AP Brain? I think you still have to wait for the timings. Hindi pwedeng puwersahin. Kailangan yung concept ng paglaro ka sa timings mo. You have to play for the window where you're strong. Against this lineup of AP Brain, the thing is,
Even if sabihin natin, as much as gusto gamitin ng Minana Evos, yung Leyland nila, may mga jumps din kasi na nag-exist mula sa AP Bren. Nandiyan yung Lapu-Lapu, yung sa have to consider yung Snipe na mga galing kay Supermarket at pati kay Few, and also yung final slash play that will come out from Ogwen. Pero there will come a point in time na habang sinasara mo yung gap against this Layla, is mararamdaman mo yung damage output ng mga bomba, mga glooms, and of course, yung poke damage yung mga galing kay Pakito, and the attack damage come down from the Layla as well. So kailangan din talaga mag-relax ng Minana Evos dito. Hindi nila pwedeng kwestahin yung mga bagay-bagay. Maybe go for the trades, go for the opposite side of the map play, na kung nasan man yung AP Bren, let's see, na stop lane sila, doon sa may bottom lane, make space for this Layla. May kita mo rin yung protection, pero sakit ang damage, ha? Grabe naman yun! Harap naman nila. Ginulat na naman tayo at maging yung mga star shatter na nagmumula kay Fury dito, diretso lang ang pagpapatama. Gustong depensahan ito ng Minana, pero dito naman sa kabila si Kaizen ang tinatry hanapin din at hindi pa papauwiin ni Fury. Sakit sa ulo niya, literal. Gusto lang naman mag-recall ni Lancy. Yun alam nga yung, eh. Alam yung ano, ganyan pala pakiramdam maging cue ball. Yung sinasargo ka lagi. And ito yung mahirap na part sa Minanay, no? May timers kasi sila na inaantay, which is yung Layla. Kaya lang ang problema, kailangan nilang proteksyonan yan. Nova Trix combo ang ating makikita dito mula sa AP Bren. Andyan yung snipe, andyan yung star shot. Pero oy! Naku, naabangan dun sa likod. At sakto-sakto lang nawala ng black shoes. So talagang si Lancy muli ang naging kontriya this time at mukhang kuha na yata ng AP Bren yung mid lane turret. Paulit-ulit na natin nakikita tong pressure sa may mid lane and forces out reaction to defend this. Minana Evos, they put 2-3 heroes here. That means na yung side lanes na-open up talaga. Nakita natin kanina si Black TZ na tumulak ng isang tore na walang contention mula sa Minana Evos. And ang ginagawa lang ng AP Bren is tinatayuan lang ng Super Marco pati ni Ogwen yung towers a bit. Yan nga, nire-renner na nga ni Super Marco. Nihilip na siya eh. Ang tagal ng mga minions eh. Pero mabilis na kukunin ng AP Bren ang unang lord ng ating game. Ayan na, ito talaga yung plano nila. Sniper Beatrix. Heptas, build pa lang alam mo na eh. Naka-heptasis. Yung Beatrix, Hepta, BOD, Maleficor. Walang DHS, DHS. Ang plano natin dito is tutukan mo, babariling ko. Ah, kailangan maitutok talaga na maigi dahil parang base din sa sinabi rin kanina or napag-usapan nyo, iniisip ko rin na parang yung gusto sana ng AP dito i-all-in eh. Yung may, makalapit kay Ogwen, pero aray. May yin pa pala. Oo nga. Layla being picked for the... Oo nga, hindi pa natin nakikita yung yin camera. Pinakamalapit niya nung season 9, kaso ban. Okay. So ngayon, at least history pa rin na namapick itong Layla na ito. Pero sayang. Oo nga, tama. Pero ngayon ha, hindi pa ito tapos. Kasi Minana Evos, kailangan nilang dumipensa. Masakit na rin yung damage, actually, yung mga glooms. Pero sakit! Hindi rin umabot yung final slash, pero nandun naman si Black TZ para lumikod din. Kaso siya naman ang i-beaten this time at mukhang bibigyan nila Domeng. Nabawasan ng isang miyembro ang AP Bren, pero si Kapitan, hindi din natantanan yung mga napaka-low on HP na miyembro ngayon ng Minana Evos. At gusto pa yata niyang patamain this time, pero maiiwasan naman. Tapos dito kasi si Kaizen, ang kanilang pinupundi niya, naka-strike mula kay Kirk, pero hindi siya makakatakas! Grabe, pinagpapatuloy talaga nila rito para ma-secure o makuha at ma-expose lahat ng inhibitor turrets this time ng Minana Evos. Kumakatok na literal ang AP Bren. Nandito na sila, binibilisan na nila yung Kyle, PC. Kyle? At ang sakit na rin ng mga pinapatamang Nibiru dito ni Super Marco. So ngayon, nararamdaman na natin, medyo naiipit na naman ang Minana Evos. Grabe, isang star shatter, half HP. Dumdigi, wala pa dyan yung sniper, yung Renner's Apathy mula dito kay Beatrix. Grabe no, napaprock yung ano eh, yung Impure Rage, yung Lightning Truncheon, lahat-lahat na. Pero si Aizen, heavy spin. Grabe, kinombo. Patay yung germ, pero pwede na. Okay lang. Pero, nice try. Again, ang dami na pala nangyari, pero 5-4 lang yung ating score. 9 kills in total for both of these ano teams. Ito na yung pinaka-maction ng MPP. Action na to, tama. First of all, 12 minutes pa lang. Usually, sanay tayo 12 minutes, 5 kills, 6 kills. Remember. Ito, maction na to. Remember, kanina, 34 minutes yung game. Aray! Kamuntikan yung Nova Trix combo na makita natin Kirk? Doon. Pero itatry lang din naman to defense ni Kirk. Kaizen din dito, medyo maharap. At grabe yung kagustuhan ng AP Bren na makapagpabagsak na ng inhibitor turret, medyo nararamdaman natin. Kasong Minana, ano rin eh, dumedepensa talaga eh. Yan nga eh. Kung ikaw ang Minana Evos dito night mid, paano magiging galaw mo? Well, if you're Minana Evos, just do this.
magtanim ka na magtanim, huwag nang sama loob, pero tanim mo yung mga bomba, tanim mo yung mga glooms. Pero ang problema kasi, kahit anong gawin mong pagtatanim dyan, wala kang masasagot. Walang aanihin. Wala kang maaani. Kasi babaril-baril ka talaga. Alam mo, lagi may nakatutok talaga habang nagtatanim ka ng palay. May nakatutok sa yung star shot. Alien pa yung kalaban mo. Flap! Pero si Flap, distraction rush, hindi umabot para bigyan siya doon. Ngayon, meron pa naman siya makukuha mga shields at may iwasan. Pero ngayon, hindi na may immune yung heavy spin. Pero nasustain niya lahat. At si Owen ngayon, nandito na sa likod. Ang nahanap lang muna ay si Kaizen. Habang papalapit pa lang ang ibang mga miyembro, nakatakbo naman ang Minana Evos papalayo. Ang lupit ni Flap doon, ha? Talagang hindi niya tinakbuhan yung Akai. Even though hinahabol talaga siya din ni Kaizen. Pero sinigurado niya na yung bravest fighter niya, ginagamit niya doon sa Akai para makakuha din siya ng konting spell vamp para bumalik yung kanyang HP and pagbabahan niya ng original na yung taong form. Nagkaroon din siya ng shields dahil nag-stack up yung kanyang passive dito. And he was able to survive. Now, looking at this bush from AP Bren, my final slash flicker play na pwede manggalan dito kay Ogwen, yung OA na rumor ng AP Bren, the Ogwen Arlott. Ay, Ogwen Arlott, okay. Yun palang OA version. Yung pala yun. Pero ang problema kasi walang heavy spin din. Itong si Kaizen. Ayun, available na, pero dun sa taas. Yung Lord lamang ang kanilang pinunterya. Pero mapaparay ka talaga dun sa Novatrix combo eh. Ramdam ko eh. Unti-unti na natin nakikita na tinatry naman din makaipon ng damage yung dumipensa dito ng Minana. Pero AP Bren, tuloy ang gigil para makakuha ng mga gusto nilang kuhain na tore. Madidepensahan naman kahit papaano, pero nire-renner lang talaga ni Super Marco. Sabi ni Marco, okay lang yan. Kahit abutin tayong siyam-syam dito. Mababasag din yan. Sinasalo na lang yun. Actually, sinasalo na lang even Flap TZ yung mga tanim-tanim eh. Dito ni Spider-Man. Akala ko magtanim may D-Biro eh. Pero ito palang laban Ogwen na pinapamalas dito ng AP Bren. Ogwen sabay. Okay, Zen. Walang heavy spin. Oo, mukha mahanap. Hindi inabutan. Nasa ano, nasa tukpok nung ano. Nung ano ba yun? Nung espada. Spear. Nung spear. Kamunti ka na sana. Super Marco! Ni Renner na lang. Aray ko. Goodness. Kung saan ang gagaling yung mga damage mula sa AP Bren. Butas yung sapatas ng Lilia, men. Napablaxious bigla eh. Ang mahirap ito para sa Minana Evos pero hindi pa rin imposible. Nakaka-depensa sila, nakaka-item na rin naman. Going for a BOD para dito sa isang Layla. Napilitan na mag-Twilight Armor yung Akai para at least bawas yung nuke damage. Napilitan din mag-Times Journey doon si Spider-Man. Yung AP Bren dito, hindi na 5v5 yung gusto eh. Nagpa-firing range na lang sila eh. Ay, right ko po. Alam mo yung ano na lang, yung pabaril-baril na lang sila. Wala nang clash. Si Ogwen na lang yung naglalaro dito eh. Yung parang ano bang angle umahanap ko dito ng final slash. Sa totoo lang, no? Ganun na lang ginagawa lang. Si Flap TZ naglalaro, chase the bunnies na lang. Ibang laro, pinapamalas nila. Pero makikita natin si Handcam. Talagang tutok-tutok sila rito ah. Meron na namang nahabutan. Pero hindi naman na burst down doon si Lancey. And gusto lang din naman kasi talaga ng AP Bren kunin na itong inhibitor turret. In fairness, mahirap din talaga po siyan yung base ng Minana Evos considering na maganda yung wave clear nila. First of all, yung ultimate pa lang ng Lilian, ang laking wave clear na niya. And then you also have to deal with the bombs, yung glooms, and also yung mga knockout strike combo na nanggagaling mula dito kay Kirk. Pero this Lord, I think this should be free for AP Bren. There's no way Minana Evos could actually go out. Kita sila nung Novaria. Unless talaga ipilit nila and there's a chance AP Bren turns this fight. Yeah, may heavy spin naman na. Ay, wala pang heavy spin na available si Kaizen dito. Lord ay kukunin na ni Kyle TZ. Pero narito na ang mga bees. Pinilit niya ang ano eh, itong saglit tapos bumalik para sundutin at i-retry yung Lord. Hindi nga dyan na-retry eh. ang na-retry niya yung Akai eh. Yung Akai pa eh. So kahit papaano'y na-manage pa rin yun ng AP Bren para kahit na may mga gusto na sanang magpumilit, in the end, sa kanila pa rin napunta yung objective. Yeah. 10k gold lead for AP Bren, full item for the Beatrix Novaria. Patapos na yung kanyang probably Divine Glaive para mas mataas yung damage output niya with the Star Shutter. Pero again, that is gonna be limited by the Akai. Kung si Akai man yung target, at least you nuke a 800 damage. Pero yung other remaining heroes on the side of Minana Evos wouldn't have the same feeling about the Star Shutter. Yeah, kailangan ng kumapit ng mga tigre. Magsisimula na ang Beast. Kaizen dito heavy spin. Gagamitin na niya. Pumasok na rin doon. Ito si Super Marco. At ngayon nakikita natin na kinakailangan mag-flicker out ng mga miyembro ng Minana Evos dahil napakasakit ng damage na nagaling dito sa mga miyembro ng AP Bren. Gusto na nilang tapusin ang laban na ito pero iniisa-isa muna nila yung mga miyembro ng Minana. At ngayon todo defensa rin naman na nakikita natin mula sa kanila. Kaya hindi pa nila bibitawan basta-basta itong base. Kahit kanina pa talaga kumakatok ang
AP Brain at gusto nang tapusin sana. Hindi pa sila tapos dito ha. Flap TZ papasok na rin. Oh! Novatrix combo na nai-kompleto sa may final slash pa para makaabot ng dalawa. At tapos binuhusan ng Nibiru's Passion at mukhang ngayon ito na yung access ng AP Brain para paigtingin, para panindigan at panghawakan yung 2-0 streak na meron sila. Wow! Kakaibang laban ang ipinamanas ang dalawang kupuna na to. Ngunit sa huli, AP Brain pa rin ang mananaig. Tuloy pa rin ang kanilang win streak. Tatabla sila ng 12 points kontra sa Echo. World class ang performance na pinakita ng AP Brain. Pero minanaibos again yung statement na nilatag nila dito. Hindi mo sila pwedeng maliitin. Tama. Even in the face of the champions, kita natin ang lakas ng Pinas. Yeah, and nandito rin at lalapit sa kanila ang AEP Brain. Makikita mo yung respeto at yung masasabi natin na ano no, parang championship ano no, vibe ibinibigay dito sa Minana Evos, and deserve talaga ng Minana ng masibagong palakpakan. Oo. Para sa mga batang ito. Napakalakas, napakataas ng potensyal. Grabe ang Minana ngayon. Yeah. Ganun lang talaga isang series, may mananalo at matatalo. Pero kita naman kung gano'ng kalakas ang Minana Evos, lalo na kapag hawak nila ang kanilang mga signature heroes. But again, yeah, iba pa rin talaga ang kalibre ng AP Brain. Yeah, speaking of kalibre, alamin na natin kung sino ba ang may pinaka-kalibreng interview na mabibigay sa ating mga host. Wow, wow, wow! Congratulations! AP Brain, let's give him a round of applause. Okay, wait. Hans, kailangan natin balikan yung game number one. Ang daming nangyari ng Ang daming nangyari ng game number one. Talaga, we were at the edge of our seats. First, meron dong time na si Super Marco hinahabol, 4-1, bumaba ka, tapos tatlo sa kanila namatay, di ba tatlo? Exactly. And then at the end of it, yung nasa base na tayo, ano nga ba nangyari? Si Ogwen na lang. It was a 5-on-2 situation. At umabot sa point na si Ogwen pa yung nag-tower lock. I mean, can you talk to us about it, Marco and Ogwen? Yung game one, balikan natin yung game one para baka yung muntik na mag-heart attack nun. Nung ano ba, nakita po namin na ano, ay nakita ko na ano, walang pumasok na creeps. So, ginawa ko muna, nag-focus muna ako sa creeps. Eh, sobrang konti na lang ng Tori nun eh. Tapos, kinlear ko muna. Tapos nun, ako na nag-tower lock. First, ano lang yung tao dun eh. First time ko kayo makita na super stress. Pati dun sa Players Lounge, sa pati players yung lounge. Team manager nyo got up. Usually, chill lang sila eh. Nakaupo lang sila eh, right? But this time, it was different. Even the crowd was like, wow. Pagkatapos nung game number one, bumalik kayo dun sa Players Lounge. Ano yung pinag-usapan nyo? Ano yung reaction nyo na nakuha nyo yung game? Muntik na kayo matalo? Muntik na! Yung reaction po namin nun, ano, tower lock na po talaga dapat. Eh kasi mayroon pong ano eh, isang creeps na pumasok. So si, ano, si Captain Few, ano na, nagsumashot ko na tower lock, ah, ganun. Eh, hindi po siguro narinig ni ano, Super Marco. So parang ano, yun, medyo nagpanik na. Kasi ano eh, nagkaroon ulit ng, ano, ng reinforcement na ano eh, dun sa hindi matatower lock eh. For me, that was like the best game, pang playoff siya. And you made it a comment also, the longest game for Brain. So far, right? 34 minutes, right? Yun yung pinakamatagal. And in addition, Few, this time bibigay ko yung floor sa'yo kasi I heard from a couple of people from our media that Minana was in the zone today. Like, they really specified na gusto nila kayong talunin. There were even some moments na, you know, a couple of players were talking about it at sobrang seryoso talaga nila into trying to, you know, break the streak na meron kayo. It didn't happen so far. But what do you think about the respect na ibinibigay sa'yo, the reputation that you guys have currently still being undefeated at this point? Yun sa match namin nung Minana, sobrang, nung game 1 kasi trinay namin na ano, na labanan yung support hero ni ano, ni Miles, na tapatan ng Minotaur ni Ogwen. Kaso, ayun nga, nung nag-scale na sila, hindi talaga kaya. Ang galing talaga nila mga ano, mag-macro ng ano, lima kapag naka-utility. Ano, kaya commendable din talaga yung, ano, yung galaw ng Minana pag naka-support heroes. Showing some spirit. And
Of course, sportsmanship still after the side of victory. Yung ibang team nga, hindi sila nag-break during break eh. Pinaghandaan talaga kayo eh. Eto, may isang caster, sinabi nga, di ba? Yes. Na, bakit wala sa meta ang Layla at hindi siya ginagamit sa MPL? Familiar. Okay, familiar. Ngayon, for the first time ever, nagamit ang Layla. Actually, nagamit na siya sa Indonesia. Feeling niyo ba it could still be part of the meta? Oh, sabi ni Super From Marco. From the gold laner himself. Yeah, gumana siya. Ba ay paramdam mo papasok pa rin ng Layla sa mga susunod na laban? Kasi matagal ko na pang gusto mag-Layla. Matagal mo nang gusto mag-Layla? Anong sabi ni Coach Ducky? What did you say, Coach Ducky? Ano sabi? Hindi, matagal ko na kasi siyang inuulit mag-Layla. Ah, okay. Hoy! So, maaasahan namin na pwede kang mag-Layla. Opo. At mas magagawa mo ng mas malupit. Siyempre. Siyempre. Okay. All right, everybody. Give it up once again to AP Brand. You may now take your bow and take your walk. A victory! Ang ganda ng laban kanina, Hans. Sobrang lupet. Hindi ko alam kung ano nangyari at that point. Sobrang daming ganap nung game number one. But game number two, it went back to their winning ways and got the victory. Tatlong puntos na naman. MPL Philippines Season 13 has just gotten started. And we will take a look at what else will happen in the following weeks. But for now, himayin natin ang ating laban. Balikan na natin ating mga casters. Pasok! Maraming salamat, Mara and Hans. And of course, sa ating winning team, at napaka-init at napaka-gandang performance ang ating natunghayan. Again, world-class MLBB action ang pinapatunayan talaga ng AP Brand at ng kahit sinong kupunan dito sa PH. Pero sino nga ba ang umangat sa laban na yun? Walang iba kundi si... Super Marco with the Beatrix 303 on the KDA. Ito yung kinagandahan. Kapag meron kang team na talagang classic peak MLBB, may mga dalating baon against specific strategies, even pulling out the Novatrix combo against the Digi of the utility roamer ng Minana Evos. Again, Heptasis, Blade of Despair built. Tapos pinatungan pa ng Malefic Roar, hindi na talaga humarap ng teamfight ng AP Brand. Even though sabihin natin hindi ganun karelax itong game na to, it was still a action-packed game. Kahit sabihin natin 9 kills lang ng 12 minutes, ito na yung pinakamataas na makukuha natin sa mga disiplina natin teams. But still, pagdating ng late game, hindi na gumawa ng unnecessary fights ang AP Brand. And it even came to a point na yung winning play ay nanggaling mismo mula doon sa Novatrix na drenaf ng AP Brand. But of course, we have to also mention yung mga worthy plays na ginawa ng mga ibang players dito, no? Yung mga cash ni Super Marco, ni Owen, yung pag-take ng objective ni Caltizzi. But then again, you just saw yung snipe. Gitnang-gitna ng tatlong heroes, shinut ni Super Marco, pati na rin yung few, yung kanilang mga skills and tinamaan nila yung pinaka-importanteng hero, which is si Doming. Two shots lang yung kinailangan para mapatay ng AP Brand dito, yung pinaka-importanting hero sa side ng Minana Evos. Na looking at the emblem setup here, full damage for the Beatrix Supermarket dito with the Rupture and Master Assassin as well. Tapos yung build-up na nabanggit natin kanina, Heptasis into Blade of Despair plus the Malefic Roar. Wind of Nature just for the safety insurance na kapag umabot tayo sa late game na mababa natin siya nung Layla, meron siyang pangtanggal ng physical damage na magagaling mula dito kay Doming. And of course, in DHS, to be able to fight into the HPs na meron si Akai dito, pati na rin si Kirk. But keep in mind, all throughout the game, they didn't chase the team fights here for AP Brand. Ang game plan lang talaga is i-maximize natin yung capability natin na tumayo sa frontline with the Fredrin, Lapu-Lapu, and Arlott, maybe engage, but most importantly, yung snipe na magagaling mula kay Novatrix, even with few, dealing 90,000 damage here against Minana Evos, really just securing game number two with a draft execution. Yeah, magkaiba ang execution na ipinamalas ng AP Brand, pero napagtagumpayan pa rin nila. Pero for conclusion lang, napatunayan na nga ba ng Minana Evos na sila ang Dark Horse? For the second time around, it's a big fat yes. Again, try challenging Minana Evos in the international stage.
AP Brent struggled. Let's see the other regions. Yeah, let's see. Let's see. Pero hindi pa tapos ang mga aksyon na ating matutunghayan. Kasi sa ating ikatlong laban, Blacklist International at Smart Omega ang ating matutunghayan. Nag